المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. آية الكرسي mga mahal na kapatid sa pananampalataya Islam, ating tatalakayin ang kabutihan ng pagbabasa ng Ayat al-Kursi. Ang Ayat al-Kursi ay matatagpuan sa Surat al-Baqarah. Isa sa mga aya sa Surat al-Baqarah. Na kung saan kung bubuksan mo ang banal na Quran, ay matatagpuan mo pagkatapos ng Surat al-Fatiha ang Surah Al-Baqarah. Ang Surah Al-Baqarah ay mayroong higit na 200 aya. At ang Ayatul Kursi ay matatagpuan sa ika-aya 255. Na kung saan ito ay magsisimula sa pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Akbar. So mga mahal na kapatid sa pananampalataya Islam, dito sa Ayatul Kursi ay matatagpuan mo ang higit sa 10 o di kaya 17 pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay binanggit sa Ayatul Kursi ayon sa mga sinabi ng ating mga nakakaalam o mga scholar. Subhanallah. At ang Ayatul Al-Kursi, mga mahal na kapatid sa pananampalataya Islam, ay hindi higit sa isang page. At kung ito ay babasahin mo, hindi ito higit ng isang minuto. So ilan sa mga ating babanggitin ngayon ang kabutihan ng pagbabasa ng Ayatul Al-Kursi. Ang Ayatul Al-Kursi, mga mahal na kapatid sa pananampalataya Islam, ito ay nabanggit sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan tinanong niya ang isang sahaba, si Ubay, no? Tinanong niya ang isang sahaba, si Ubay radiyallahu anhu. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang aya o ano ang pinakadakilang aya sa banal na Quran? Kanyang sinagot, Allahu wa Rasuluhu alam, tanging Allah lamang at kanyang sugo ang nakakaalam. At binalikan niya ito, at binalikan din ang kanyang sagot, Allahu wa Rasuluhu alam. At ang panghuli, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ang pinakadakilang aya sa banal na Quran ay ito. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hanggang sa huling aya. So dito makikita natin na ang pinakadakilang aya sa loob ng Quran matatagpuan natin ay sa Suratul Baqarah. Ha? Sa ika-255 aya, ang Ayatul Al-Kursi. So ilan sa mga kabutihan na kung saan kung sino ang magbabasa nito ay gagantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So isa rito ang kung ito ay babasahin mo pagkatapos mong magsala ng Salatul Maktuba, ang 5 obligatory pagdarasal. No? Pagkatapos mong magsala, ikaw ay magbabasa ng Ayatul Al-Kursi. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang makakapigil sa kanya sa pagpasok ng paraiso maliban na lamang pagkatapos ng kanyang kamatayan. Allahu Akbar. Ha? Dito makikita mo ang pinakadakilang kantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa nagbabasa ng Ayatul Kursi ay papasukin ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng paraiso. Allahu Akbar. Naway tanggapin ang ating pagbabasa at ating mga panalangin, mga mahal na kapatid sa pananampalataya Islam. So ilan din dito ang pangalawa, babasahin mo ito sa umaga at sa gabi. Isa rin ang sa mga kabutihan sa pagbabasa ng Ayatul Kursi, kung ikaw ay higa na sa iyong higaan na kung saan, kung binasa mo ang Ayatul Kursi, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay proproteksyonan ka na Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa demonyo at kasamaan. Subhanallah. Hanggang ito ay pagsapit ng umaga. Ha? Proteksyonan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa demonyo.
At ang Ayatul Kursi din, at ang Ayatul Kursi ay shifa, gamot. Ha? Ang Quran ay isang gamot para sa mga may sakit. Kaya huwag tayo maging tamad at maniwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit hindi natin alam ang kahulugan, bagkus ito ay mayroong kantimpala na makukuha. Dahil ang pagbabasa ng Quran ay isang ibada, gawain pagsamba. Isang harf o letra lamang ang mabasa mo dyan, ay bibigyan ka, gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 gantimpala at higit pa. Subhanallah. So mag-uumpisa ang Ayatul Kursi sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, katulad sa nabanggit sa mga hadis at sa loob ng Quran, ay mayroong 99 pangalan. Siyam na pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sino-sino ang makamimulas ito ay gaganti pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mag-uumpisa ang Ayatul Kursi sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at magtatapos din ang Ayatul Kursi sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal aliyul azim. Allahu Akbar. Ang Ayatul Kursi pagkatapos ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magsisimula din ang kalimatut tauhid. Allahu la ilaha illallah, walang karapat-dapat na Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang karapat-dapat na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Allahu Akbar. Kung ikaw man ay higa na sa iyong higaan at babasahin mo na ito, dahil kung ikaw ay matulog na, hindi mo alam kung bukas ay gigising ka pa. Kaya ang pinakamagandang huling salita ng isang tao bago siya mamatay ay ang kalimatut tauhid. La ilaha illallah, walang karapat-dapat na Diyos na dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala la ilaha illallah dakhala jannah khalisan min kalbihi. Naway tanggapin ang ating pagbabasa o ang ating panalangin sa araw-araw, sa bawat oras, at bigyan tayo ng lakas, no, at ilayo tayo mula sa kapahamakan at mula sa demonyo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.